merong pinakamasakit na nakarating sa akin. Pag di ka umuwi dito, wala kang ama. Sakit na sakit ako doon. Nililino ko na through you yung issues. Ngayon ko lang sasabihin kasi that's my biggest pain. Mahirap ba maging Sharon Cuneta? Hindi porke nakikita mo ako sa TV at sa pelikula at nababasa mo minsan sa IG yung mga rants and raves ko, eh kilala mo na ako. Hindi mo lamsan ako ng pagkate. So na-hurt ako pag mayroong mga accusations na so, ayaw mo na sumagot kasi lalaki pa. Parang graduate na ako dyan, tama na. Respetuhin yung pagkatao ko. Madalas umiyak si Mega pagdating kay Casey. Bakit? I think marami rin nakakaalam na hindi naman lahat ng anak mo makakasundo mo ng pare-pareho. You will love all of them equally. Alam mo, Diyos na lang ang nakakaalam kung gaano ko kamahal yung panganay ko. Yan ang unang-unang nagparamdam sa akin ng pagiging ina. Yan ang unang-unang prinsesa ko na only my children are the people I would die for. Yung parang masasagasaan, sasagahin ko, parang tatakbo ako para lang tutulak ko sila. The thing is, we are very, sabihin na natin north and south, we're very opposite sa pag-uugali, siguro. Kaya, tas pareho pa kaming bullheaded at strong-willed. Sorry, anak ni Elaine at apo ni Elaine at ni Pablo, di ba? So, talagang malalakas kami, mga gamuwa at mga kuneta. So, we're both bullheaded and stubborn and strong-willed. Pero opposite ang ugali namin. So it's hindi maiwasan yung nagbabanggaan. Pero kung pagmamahal at pagmamahal lang, hindi. Ang hirap eksplikahin sa hindi pa magulang. Kung paano magmahal ang isang magulang sa anak. Alam mo yan, di ba? Pero nami-miss ko yung dating relationship namin nung bata pa siya. Alam mo, lumaki siya na never ko siyang sinasaktan eh. Yung physically yan. Siguro if ever adult na siya na siguro a couple of times na hindi mo na kaya. Pero it's light, alam mo yun, na hindi ako mapalong ina. So I have 3 living witnesses pa, my 3 other children who can attest to that. Eh, may nakarating sa akin na ano? When did that happen? Para na-hit mo si Casey. Or something, whatever, kung ano-ano. Or na-physical. Eh, kasi ang dami na, kasi nga ang dami sigurong lumalabas na hindi kami magkasundo. So, nililino ko na through you yung issues. Merong pinakamasakit na nakarating sa akin na ayokong sumikat yung anak ko. Parang sakit na sakit ako dun. Kasi, sinong matinong magulang, lalo kung artista ka, ang gugustuhin mo, anak pa ng ibang tao yung sumikat kaysa sa sarili mong anak. Kung may papalit sa'yo o susunod sa'yo, syempre gusto mo yung sa'yo. Lahat na kasi ng rason mapasok sa isip ko na ano kaya ang dahilan kung bakit minsan malayo siya sa akin or hindi ko alam. That is a total lie. And kung merong mga naglagay dun sa utak niya, patawarin ka ng Diyos. Kasi buhay mo nga, ibibigay mo eh. Halos sumuka na nga ako ng dugo nung naghiwalay kami ng papa niya at hanggang band-aid at eardrops, ako lahat na kaya wala akong degree para magkaroon siya. You know how hard I used to work para, di ba? Wala akong day off halos. Kasi sa future na yan. Kasi di ko naman alam kung gaano katagal yung career ko ay maglalast. So, yun ang mga pinakamasakit na nakakarating sa akin na baka kaya hindi ka magkasundo. Kasi it was so shocking to hear certain things na never nangyari. Or never man lang dumaan sa isip ko. Parang huwag mong pag-competition ninyo mag-ina unang-una. 19 years ang tanda mo sa anak mo. Yung roles na kaya niyang gawin, hindi mo na kaya. At yung roles mo, hindi pa niya kaya. Ngayon pwede na kasi she's older. Pero nung nag-umpisa itong mga ito, bata pa siya, how sad, di ba? Nahurt ako sa ganun. Ay, yun na naman pumapasok yun. Ba't may taong ganun kasama na ilalagay sa utak ng anak mo yun? So, at ang prayer ko, sana hindi siya maniwala. So, at this point, yun pa rin si Casey. Okay kami, minsan hindi. Okay kami, minsan hindi. Yung ganun ba, parang okay ngayon, bukas hindi. That's the truth. Actually, parang I don't know anything about my eldest daughter's life. Very little lang alam ko. Since bata siya, hindi naman siya nag-open up sa akin. Unlike her siblings. Mm-hmm.
siguro siya na yun. Tinanggap ko lang bakit. Yun? Kasi hindi. Siyempre gusto mo mag-open up sa'yo anak mo kasi iintindihin mo eh. Oh. I mean, si Miel nga eh, di ba? Parang hindi ko alam kung ba't nagkagano. Eh sa akin naman lumaki. Katulong ko, mami, daddy ko. Pero hindi siya exclusively lumaki sa lola niya. Sa akin siya nakatira. Na kahit wala akong tulog, makikipagkarera ako sa sports fest ng school niya the next day. Alam mo, wala ka pa tulog, maliligo ka lang, pupunta, makikipagkarera ka, pagod na pagod ka. Yung maalala niya sana lahat din ng sacrifices. Yun lang, wala ka na mahinig. Ang magulang naman na gusto lang appreciation, respect, a little acknowledgement. So, gusto kong maging mas successful pa sa akin si Casey at lahat ng anak ko. At hindi lang yun, mas importante sa akin yung maging happy sila. Naisip mo ba, Megan, na sumobra ba ako o nagkulang ako? Pareho. Kasi wala namang perpekto. Nagkulang ako sa oras kay Case, pero kasi nagtatrabaho ako para rin sa kanya. Ayoko kasi maging sampid sa magulang, kaya hindi ako umuwi sa daddy at mommy. Ang sabi pa niya sa akin, pag di ka umuwi dito, when Gabby and I separated, sabi niya, pag di ka umuwi dito, wala kang ama. Sabi ko, daddy, please understand, if I don't do this now, I will never learn. I was 21. Eh, umupa na ako ng condo. 5 taong kami doon ni Case. After 8 months, nakaipon na ako. Parang nag-bless na ulit si Lord kasi parang akala ko nung co-terminus sa marriage ko yung sa end, sa yung career ko dahil sobrang mahal ng tao yung love team namin. And for a while, nahirapan talaga ako. Tapos after 2 movies, nahirap ako. Biglang ito na. Nagsimula ulit na nagka-hits na ulit. Biglang naging top rater ang TSES. Parang thank you Lord. Tapos dumating na yung commercials. Dumating na yung... After 5 years there, nakabili ako ng condo sa tabi niya. Nung na-furnish ko, pinaupa ko. Noon ako umuwi sa mami at daddy ko. Nakasama ko siya. Dahil nakakaambag ako kahit ayaw ng daddy ko. Pinipilit ko. Ayokong pabigat. Gusto ko gumaang yung parents ko. Gumaang ang buhay nila because of me. Hindi yung bumigat ang buhay nila. Tulumuwi pa to. Ang tanda na may dala pang anak. Ganun. And then I wanted to set, more than anything, I wanted to set a good example for Casey. Na ang babae, kaya mo magtrabaho kung masipag ka. Hindi mo kailangan ng lalaki para buhayin ka. Kaya tawa, marunong magtrabaho yung anak ko. Mabuti ang puso ng anak ko. Alam ko ang puso ng anak ko kasi nung bata yan, napaka-perfect eh. I know, nakikita ko pa yun. Napaka-perfect, napaka-bait, napaka-buting bata. So, ngayon ko lang sasabihin kasi that's my biggest pain. Parang ano man ang success mo sa buhay. Pero meron kang isang pinakamamahal na ba't pa hindi maayos-ayos ng permanently? Parang hindi ka kompleto. Hindi ka pa rin successful. Hindi ka pa rin sanay na hindi nakikita, hindi kompleto yung mga anak. Nasasanay na rin. Pero syempre hinahanap mo. Baby ko yun. Oh, syempre. Tsaka, ano yun, wala siyang kinalaman naman sa amin nung pagkiwalay namin ng papa niya. Hindi naman niya kasalanan. I'm sorry, I'm crying. Pasensya naman pa talaga iyakin ako. Tsaka, pag-sensitive yung topic. Ngayon ko lang talaga ito nasabi. Kasi sa akin talaga po, kung ano nakikita niyo yun ako, hindi ako nakikipag-plastika na kailangan naging perfect top image ko. Diyos ko, may PhD na ako sa showbiz. Hindi ko na kailangan, I don't pretend. Hindi, napapansin ko kasi pag ano, kasi basang-basa kita po. Alam, sobrang iyak si Sharon pag andyan si Casey, sinorpresa siya. Sobra yung iyak mo. Alam mo, pag naramdaman mong mahal ka ng anak mo, lalo pag di kayo nakita ng matagal, ang laking... Parang biglang nag-Christmas, gano'n. So, naiiyak ka, happy tears. At gano'n din naman pagka feeling mo, you want your kids to need you, di ba, until they're old. Alam mo, at this point, gusto ko na lang maging maligaya anak ko. Tsaka hindi man siya masamang tao, napakabuti ng anak ko. She deserves happiness. Hindi lang siguro talaga kami swak at sa ugali. Nalulungkot din ako dahil yung time na nabibigay ko ngayon. Kaya yung sabi kasi may pagkukulang din. Naintindihan ko rin siya dahil ang hirap kaya nung 2.5 years old ka, naghiwalay yung magulang mo, na public. Na kaya nga sheltered ko siya. Ayoko siyang mag-showbiz. Kasi pinoprotect ko yung heart niya at yung pagkatao niya.
Kasi kung hindi ko pa matansya nun, kung kakayanin niya. Kasi kinala kami eh, di ba? Siya yung anak namin. Di ba nga may contest pa no? Kung ano magiging pangalan niya, kung magiging babae o lalaki. Siya naman batang ganun sa tanang history ng showbiz eh. Na hindi pa pinanganak, sikat na, di ba? Ganun sa magulang. So, she planned her own career. Siya yung kumuha ng managers niya. So, siya lahat yun. Lahat ng decision sa career niya siya. Pwera yung first commercial niya for Human. Pero lagi mo namang bilhin sa kanya, nandito lang naman ako. Pag gusto mag-open up, meron kang gusto mo sabihin. Ilang beses or... na, o. Oh, ilang beses. Pero yeah. I don't know why she'd rather open up to her friends or masakit sa akin. I miss her very much. Hindi ko to sinasabi para... Obviously, hindi ko sinisiraan yung anak ko. Diyos ko man... Anak ko yun eh, inaaway ko nga yung ibang tao, di ba? Kaya ako siguro naiiyak, nami-miss ko yung dating relationship namin. I'm sorry, as far as I'm concerned, sorry ha, sa akin ang magagaling to. Your showbiz royalty. You know, I don't think God put your papa and mama together for you to just end up like a child star tapos malilimot ng tao. So do something with your life first na hindi showbiz. And then you come out with a bang. And that's what happened. Pero yun yung ano, gusto mong linawin, Maring Mega, na baka naman kasi ma-misinterpret nila. Kumbaga damdamin lang ng isang ina, yung kanya na hindi swak naman doon sa iniisip ni Casey. Yung or baka naiisip niya, or baka ini-influence na ibang tao. Correct. So, yun lang siguro yung nami-miss mo. At saka yung magkaiba talaga kami ng ugali, hindi rin maiiwasan yun. Talagang lahat ng pamilya naman, hindi lahat ng anak mo kasundo. Oo, totoo yan. Merong kasundo ng ama, merong kasundo ng, di ba? So ako naman, open, I'm just here. When she needs me, I'm here. Ganun. Lagi ba yung kasama sa dasal? Every day. Na si Casey kami sana. Kami ni Kiko. Even my kids. Yeah. I always say, please protect her, surround her with your angels, Lord, cover her with your precious blood, Lord Jesus. Please, always touch her heart, embrace her when I can, and remind her, Lord, of how much I love her. That's my prayer every day. Mahirap ba maging Sharon Cuneta? Masaya na mahirap. Actually, nananahimik ang buhay kong masaya, kaya humihirap dahil sa ibang tao. May nangingilam yung ganun, may nagmamagaling. Or yung meanness ng iba, hindi ko talaga pare makaya. Lumaki kasi ako na puro love lang yung alam ko. So, puro love din yung alam ko ibigay. Kaya noon na na-hurt ako pag iniisip kong may taong may lakas ng loob na manira nang di naman nila talaga kilala. Na hindi porke nakikita mo ko sa TV at sa pelikula at nababasa mo minsan sa IG yung mga rants and raves ko. Eh, kilala mo na ako. Hindi mo alam saan ako nang pagkate. Hindi mo alam ang kinalakihan ko. Hindi mo alam kung gaano ka-perfect yung childhood ko. Hindi mo alam kung gaano ako ka-compassionate sa ibang tao kahit di ko kaano-ano. You don't know me. I don't even talk about kung ano ang nagagawa ko para sa iba. Pwera kung may gusto akong yayain, tumulong pa. So na-hurt ako pag mayroong mga accusations na alam mong di totoo pero ayaw mo na sumagot kasi lalaki pa. Parang graduate na ako dyan. Tama na. 57 na ako. Respeto naman. Hindi lang dahil sa pelikula. Mas importante sa akin, respetuhin niyo ang pagkatao ko at ang puso ko. Mas gusto ko yung kesa sa achievements ko yung pinupuri. Kasi hindi ko madadala yun. Pag namatay ako, mamamatay akong napakalinis na konsyensya ko na may mga lives akong na-affect positively. Yun, masaya-masaya ako. Na pinapasa ko sa mga anak ko, lahat sila ganun. Minsan ba meron kang ganung tanong? Kapag ang buti-buti ko sa ibang tao. Why do good things happen to... bad things happen to good people? Oo, yun nga eh. Doon ako gusto mag-deposit. Ayoko dito. Nagsumisip-sip ako kay Lord, hindi sa tao. Mega, hindi mo ba kinuha yung... Since may nanay at tatay si Casey, hindi mo ba kinuha yung opinion, suggestions, support from her dad, si Gabby, para o yung pag-usapan nga natin si Casey? Hindi ko nga makausap eh. Hindi ko alam kung anong issue namin kasi last time kami nakita, before COVID, okay kami. Parang feeling ko, pati na naman kami okay. May nanira na naman ba? Parang ano ba? Litong-lito na ako. Siyempre may times, di ba, na kahit nandyan si Kiko, who's been there since Casey was
9, ha? Siyempre, pag merong isyong, eh, kami yung dugo niya, eh, di ba? Hati yung dugo namin sa kanya, kami ni Gabby. So, minsan gusto kong konsultahin na or hinga ng tulong na pakitanong naman kung ano or baka pwede mong sabihan or tanungin mo yung di niya masabi sa akin. Hindi tuloy kami makapag-communicate since naghiwalay kami noong 1987. Busy siya, eh. Hindi ko alam. Pero natutuwa ka naman pag nagpo-post si Gabby or si Casey, magkasama sila. Never naging issue sa akin yun. Uh-huh. Mas gusto ko nga yung, Diyos ko mo lalo naghiwalay kami, never ko siniraan yung tatay niya sa kanya. Yung feeling ko nga, dapat siguro siniraan ko na lang. Pero hindi. Ayoko kasi maka-feel yung anak ko na parang kalahati ko hindi okay, di ba? Uh-huh. No. So parang alam ng Panginoong Diyos yan, napakatapang kung sabihin niya dahil alam ng Diyos yan at di ko ginagamit ang pangalan ng Diyos na takot ako, eh. Takot ako sa parusa ng Diyos, pare. I'm very, very aware that He's always there. And He sees your heart. He knows your heart better than you do, di ba? So, alam niya ang puso ko, wala akong problema. Tsaka, kung may kasalanan ako, marunong ako mag-sorry. Kahit kanina ikaw tao. Pa napapahumble pa ako. Minsan pare, ako na yung naisahan. Na ako na yung nanakawan. Ako na yung, ako na yung nabola. Ako pa yung nagpapahumble na, sana ba't ina tayo? Alam mo, pag napanood nila to, Mega, si Pino, ay akala namin masayang maging siya ang kunin. Masaya naman. I mean, I'm so grateful. Akala namin yun lang. Perfect. Oo, oh, perfect. Kasi Sharon Cuneto na siya sikat. Masaya ang buhay. Masaya naman ang buhay. Mm-hmm. Pero hindi kompleto. Wala namang lahat kompleto. Mm-hmm. Pero masaya ako, masaya. Sobrang grateful ako sa blessings ko, sa pamilya ko. I'm grateful for Casey. I'm grateful she finished school. I'm praying na she ends up, kung gusto niya mag-asawa, sana she ends up with somebody na talagang mahal na mahal niya at mahal na mahal siya. Yung settled na talaga. Hindi na yung parang, akala mo yan na, tapos hindi pa pala. Kasi I know that feeling, eh. So, ayokong, syempre, kung pwede, akuin mo yung lahat ng sakit, na yung quota sa kanila, na pain sa buhay nila. Kung pwede, lalang sa'yo na lang ibigay, di ba? Oo, ganun. Syempre, I love my daughter. Never ko sisiraan si Case. Hindi masamang sabihin na hindi kayo magkasundo. It's just a fact. Walang may kasalanan nun. Correct. Hindi niya kasalanan. Mm-hmm. Ano na-realize mo bilang nanay? Mahirap ba? Mahirap. Pinakamahirap na role, nagampanan. Oh, dahil, kahit ng di artista. Dahil si Sharon ay matagal lang nanay. Mm-hmm. Anong pwede mong ipayo sa mga nanay? Pagdating sa pakikipagrelasyon sa mga anak. Kasi ano yan, eh, ang pagpapalaki sa anak, huwag talagang mawawala yung disiplina. Lalo sa formative years nila, you have to really instill those values you want them to have. Takot sa Diyos, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa. Na kung may sobra ka, magsha-share ka. Compassion, di ba? Empathy, sympathy. Kindness is so important to me. Respect for other people, hindi sa estado. Kasi nagturo sa akin, pipili ka ng tao, hindi sa yaman, kundi sa ano dito. Kasi merong maraming mayaman, ikaw pa lulukohin, ikaw pa chichismis ka. Yung ganun, mas marami yung kaibigan na simpleng tao, pero totoo, that's more important. So yun ang ini-instill ko sa kanila. Always be honest with your children. Gaya ng sinabi ko, hindi ko siniraan si Gabby kay Case. Kasi I would always, tama rin naman yun. But you also have to, like when she was a little older, doon ko na in-explain na sino bang gustong masira yung pamilya natin. Actually, when she went to her dad nung 20 siya, ang question niya sa akin was, Mama, when I get married, do you think I can visit Papa na? Sabi ko, what do you mean when you get married? Do you wanna see Papa? Sabi ko, anytime you wanna see him. Really? Sabi ko, my God, Christina, of course, he's your papa. So, right away, nagpabook akong ticket. Oh. Nagulat siya. Kasi kung sinabi niyo when it was earlier, when she was younger, Diyos ko, anytime. Papa mo yan, eh. So, alam mo bang, ang natuwa ako na nakausap pa sa phone si Gabby, pati mga kapatid niya, nagte-thank you sa akin. Dahil nung dumating si Casey doon, walang negativity, walang animosity, walang hostility, walang ill feelings. Mm-hmm. That's how I raised her. Basta ang sinasaya ko lagi, it was never your fault. Sometimes two people just don't get along, but never confuse that with how much we both love you.
ang mai-impart ko din sa parents na tanggapin nyo sana kung ano yung mga anak nyo. Suportahan ninyo. Kunyari, doktor kayo, gusto nyo maging doktor din yung anak nyo? Wag, unless gusto niya. Wag nyong ipilit yung gusto nyo kasi iba yung binigay sa ating buhay ng Diyos. Iba yung buhay na binigay sa kanila. Like if you have a child who is gay or, you know, a member of the LGBTQ+ community, I mean, tanggapin nyo ng buong-buo at mahalin ninyo dahil hindi naman yun, hindi yun bad mark sa report card. Ang importante sa lahat, matino yung pagkatao ng anak nyo. Yung, kasi the others, naaawa ako dun sa ibang bata na tinatakwil. May mga napapanood ako. Oh my God, Diyos ko naman. Parang, tapos makikita mo, successful yung bata. Ang tinuo. Parang, di ba, mas gusto nyo ba yun? O mas gusto nyo yung adik yung anak nyo na walang ginawa kundi dala kayo ng sakit ng ulo. Ganun tanggapin nyo. At kahit ano pa, I'm not just talking about the gay children. I'm talking about all children. Tanggapin yung pagkatao. Yung kung anong gifts ng Panginoon sa kanila, i-nurture nyo. I-support ninyo. I-encourage nyo. Kasi dun sila magta-thrive at magsasucceed. At saka, alam nyo higit sa lahat, mahalin nyo. Huwag nyo itapon. Mahalin nyo. Pagdasal nyo. Minsan yun lang ang gamot. Kasi wala na sa kamay natin. And I don't mean any of my children, ha? Everybody. So, just be supportive, loving, and teach them to fear God. Teach them to make family a priority. Yun ang gusto kong hindi mawala kay Casey. Prioridad ang pamilya. Pamilya mo yan. Isa lang ang nanay mo, balibalik pa rin pa ng mundo. Isa rin lang naman ang tatay mo. Sa kaso nga niya, dalawa pa eh. Pero ibig ko sabihin, ang nagsilang sa'yo at nagmahal sa'yo mula nung umpisa pa, nung wala pang nakakakita sa'yo, siyam na buwan, kayong dalawa lang magkasama, nanay mo yun. Nurture the gifts that God gave your children. Encourage them. Support them. And love them. Alagaan nyo lang. Tsaka huwag nyo aasahan yung anak nyo na kaya kayo nagkaanak para may bumuhay sa inyo. Sana yung mga bata, katulad ko. Sorry, but I am always proud of the fact that I was a good daughter. No matter what. Kasi naman, deserving yung parents ko. They gave me a great childhood. Alay kong sinasabi nga, 10 ang commandments, di ba? Napapansin mo para isa lang may promise na kasunod. Di ba, thou shalt not steal, thou shalt not kill, di ba? Isa lang may promise. Honor thy father and thy mother, and thou shalt be blessed.